Good morning and welcome mga ka-faith. Tara, mag-devotion muna po tayo. Ano man ang inyong ginagawa, saan man panig ng mundo kayo, naandun ngayon, let us stop for a while and listen to the Word of God for us today. Upang ang ating umaga ay mas lalong pang gumanda, ang ating buhay ay mas lalo pang sumaya dahil si Jesus ay ating kasama. Kaya naman, every gising is a blessing. Amen. Purihin po Panginoon sa mensahe ng awit. Tayo po ay manalangin sa ating pasimula. Hallelujah, Lord Jesus, tunay na Ikaw ay dakila at tapat sa aming mga buhay. Salamat po sa kagandahan ng umagang ito na binigay mo sa amin, na muli ka po naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa masarap na pagtulog, sa kapahingahan, at sa panibagong araw na ito ang dalangin po namin. Sa lahat ng aming gagawin ay mabigyan po namin ng ngiti ang iyong mga labi. Pangunahan mo kami, Panginoon, as we start our day with a devotion. Panginoon, mangusap ko po sa inyong abang lingkod. Panginoon, ang bawat butil ng iyong salita na aming pagbabahaginan ay patuloy na maging kapakinabangan ng aming buhay espiritual. Salamat po. Pangunahan mo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po nung nabanggit ni Ate Irene kahapon, for this month of October, ang topic po natin sa ating morning devotion ay patungkol sa spiritual gifts. And for today, ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa spiritual gift of faith. Sa 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 11,
Mababasa po natin yung different spiritual gifts o mga kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ko na po babasahin ng lahat na binanggit ni Apostol Pablo. Sa verse 9 po, dito po natin makikita yung about sa faith. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 9a, ang sabi po ay ganito, ang Espiritu rin iyon ang magkakaloob sa inyo ng pananampalataya sa Diyos. Lahat ng mananampalataya, tayo na kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay ipinagkalooban ng faith. Ito yung saving faith na sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 2 verses 8 and 9. Ang sabi niya po doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos as hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ito yung saving faith na tanging daan tungo sa ating kaligtasan. Subalit, hindi po lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng tinatawag nating spiritual gift of faith. Ano ba itong gift of faith na sinasabi natin? The gift of faith is more than belief in Jesus Christ. The gift of faith may be defined as the special gift kung saan yung Spirit provides Christians with extraordinary confidence in God's promises, power, and presence. The spiritual gift of faith na ito ay naipapakita ng isang tao na mayroong strong and unshakable confidence in God, in His Word, and in His promises. Sa Hebreo 11 po ay mababasa natin yung tinatawag nating the hall of faith. Alam niyo yan. Yung mga Bible character na nagpakita ng extraordinary work of faith sa kanilang kapanahunan. Nakita ang sa kanila yung extraordinary confidence in God's promises, power and presence ng Lord sa kanilang mga buhay. Hayaan nyo pong balikan po natin ang maikling kwento. Allow me to read to you yung pinaka-summarize. Yung iba po ay pinaraphrase ko ng buong chapter ng Hebreo 11 about the hall of faith. Ganito po yung sinasabi doon. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil din sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbigay ng gantimpalang humahanap sa Kanya. Kaya naman ang sabi ng iba, ang gusto nila pag namatay sila parang si Enoch, basta na lang nawala na kinuha ng Panginoon. Siya ay lumakad ng matuwid sang-ayon sa kanyang pananampalataya. Sabi pa, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil din sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya ay itusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag at pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya ay matanda na at kahit na si Sarah ang kanyang asawa ay hindi na maaaring makapanganak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin at di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Nang subukin ng Diyos si Abraham, sa pananampalataya din ang nagudyok sa kanya upang ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Subalit naniwala pa rin siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya at sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay.
Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak, si Jose bago siya mamatay, humawak siya ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose na siya'y malapit ng mamatay. Ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumaway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol. Itinago nila ito sa loob ng 3 buwan at pinaanod nga si Moises dun sa ilog. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya ay mayroon ng sapat na gulang na tawaging siyang anak ng prinsesa na anak ng hari. Mas inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas kaysa ang kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Sa pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit na hari. Alam po natin ang kwento niya, yung 10 salot. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para na niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inuutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang bahay upang huwag patayin ng anghel ang namumuksa ng kanilang mga panganay, napapatay sa kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod ang mga Ehipto nung tumawid sila nang sila ay tinutugis at hinahabol. Nang dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad ng palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, yung babaeng prostitute, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiya ng Israelita. Sina Gideon, Barak, Samson, si Jephthah, si David, si Samuel at mga propeta, dahil sa kanilang pananampalataya, nagwagi sila laban sa kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leyon, napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo nila ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayan na hindi malilimutan kailanman hanggang ngayon sa panahon natin. Ang lahat ng ito, bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Sapagkat merong mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi ganap malibang kasama tayo. Amen. Amen. Hindi pa po kasama dyan yung mga extraordinary faith ng mga alagad noong Panginoong Yesus sa New Testament. Yung mga apostol na inilagay, inialay ang kanilang buhay hanggang kamatayan, maipalaganap lamang ang mabuting balita. Alam niyo po, habang binabalikan ko ang mga kwentong ito sa Biblia na nagpakita ng extraordinary work of faith, hindi ko maiwasang magtanong, meron pa kayang mga tao? Meron pa kayang mga Kristiyano kagaya nila ang pananampalataya? Meron pa kayang kagaya ni Noah na ngayon na kahit imposible, pero dahil sa kanyang pananampalataya ay sumunod sa Diyos at ginawang posible ang mga imposibleng bagay? Meron pa kayang kagaya sa atin ni Abraham na handang ialay sa Diyos ang pinakamamahal at pinakaimportanteng possession sa Kanya, na dahil sa Kanyang pananampalataya ay agad na sumunod sa Diyos nang walang tanong-tanong, nang walang alinlangan. Or kaya ko kayang gawin ang ginawa nila? Yung mga sacrifices nila, yung uri ng pagsunod sa utos ng Diyos na ginawa nila dahil sa pananampalataya. Bagamat tayong lahat ay binigyan ng Diyos nung tinatawag nating saving faith, subalit ang spiritual gift
of faith ay ibinigay sa ilan na nagpapakita ng extraordinary work of faith sa kanilang buhay pananampalataya. At upang sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, ng kanilang buhay, sila ay maging inspirasyon at mabuting example sa Christian faith. Ang panalangin ko, sana po ay isa tayo doon sa pinagkalooban ng banal sa spirito ng gift of faith. At ang buhay pananampalataya ay maging inspirasyon nawa sa ating mga fellow believer. May we be extraordinarily faithful people who show godliness and reliance on God's promises. Walang takot na magsasacrifice sa Lord kahit mawalan siya. Walang takot na lulusob, tutungo sa ministeryo saan man siya dalhin. Walang takot na humarap at maging matatag kahit gaanong kabigat na pagsubok ang pagdaanan sa kanyang buhay. May we be a Christian with a gift of faith who hold fast to the deep conviction that no matter what we see with our eyes, we can trust the promises and plan of God. Amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, tunay na kay buti mo. Tunay na kay dakila mo sa aming mga buhay. Salamat po sa paalala ng mga kwento ng mga magulang namin sa pananampalataya. The Hall of Faith, Panginoon, na kung saan nagpakita sa amin ng mabuting ehemplo ng tunay at ganap na pananampalataya. Lord, turuan mo kami na kagaya nila na sa lahat ng pagkakataon, anuman ang mangyari, anuman ang iyong ipagawa sa amin, buong pananampalataya namin sundun ito, Panginoon, sangayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nagduduwag, nagdududa, at nakukulangan sa aming pananampalataya. Ang dalangin namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo, O Diyos, ang aming pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay mo ito sa amin. At dahil dito, Panginoon, makakaasa kami ng iyong mga pangako. Makakaasa kami na meron kang magandang plano para sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagsama sa amin, na ang inyong mga salita ay patuloy pong nangungusap at nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ang dalangin ko po sa mga kapatid ko na nakapakinig at kasama kong nananalangin ngayon, patuloy ka pong gumawa at mangusap sa kanilang mga buhay. Kung ano man po ang dalangin ng kanilang puso, ito man ay dalangin ng kagalingan para sa mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pagpapagaling ang maranasan po nila. Ipatong mo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang buhay at maranasan po nila ang iyong kagalingan. Sa mga kapatid na dumudulog, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, ikaw po ang tumugon, ikaw po ang magkaloob, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. At nagtitiwala kami, Panginoon, na hindi ka po magkukulang, na sa aming paglapit hindi po kami mabibigo sapagkat lagi ka pong naandyan. Ang mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay dumaranas ng panghihina ng pananampalataya, kung meron mang nalalamig, kung meron mang nawawala nito, Panginoon, katagpuin mo po sila. Muli mo pong ibalik sa kanilang puso ang alab, ang init ng pananampalataya sa iyo. Patuloy ka pong mangusap at gumawa sa kanilang buhay. Ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong mga pangako. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Ang araw na ito ay itinataas po namin sa iyo. Ang lahat ng aming gagawin, nawa, mapangiti ka po namin, mabless ka po namin sa anumang gagawin namin, O Diyos. Samahan mo po kami sa lahat ng adhikain namin sa araw na ito. Sa iyo ang papuri at salamat, aming dakilang Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen! Thank you po for joining us today, for joining me today sa ating devotion. At bago po tayo magwakas, nais ko pong batiin ang mga kapatid natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Marami po tayong kapatid na nagsa-celebrate today. Happy birthday kay kapatid na Kathleen Joy Ledesma, Resi Palomo, Bermilso Castillo, Ate Fe Echabella, Zian Jeronimo, happy birthday. Sarah Sophia Alcantara, happy birthday. Joseph Galinato, Nico Angelo Coronado, and Deaconess Diane, and Hake, and Deaconess Carol Pendon, happy birthday po. And Ate Wilma
Felipe. Happy, happy birthday po. May God bless all the desire of your heart and may you have many more birthdays to come. Happy, happy birthday po. And mga kapatid, October na po at ang ating pong ika-124th founding anniversary celebration ay magsisimula na po. Itong darating na Webes na po ay gaganapin ang ating Healing Night, October 6 po. Ang ating pong tagapagsalita ay si T.S. Revy Marie Pajardo. This coming Thursday na po iyan, inaanyayahan po namin kayo na makasama namin kayo. Face-to-face po iyan at meron din pong online para sa mga kapatid natin na nasa malayong lugar o nasa ibang bansa. Dalangin po namin na makasama po namin kayo sa mga gawain ito. And October 13, next Thursday naman po, ay gaganapin naman ang ating Revival Night at ang ating speaker, our very own Pastor Joey Galinato. Ayan. And syempre, sa October 16, ito na po ang ating Anniversary Sunday Celebration. Ang ating pong speaker, guest speaker, ay si Reverend Biner Agtarab. Joint service po iyan, syempre 9:30 ng umaga. Magsama-sama po tayo. And mga kapatid, patuloy din po namin kayong inaanyayahan na maging bahagi ng ating rebuilding project, yung tinatawag po na replica. Ayan po, kung nais nyo pong maging kabahagi ng proyektong ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa mga account number na nakikita nyo po sa screen kung gusto nyo pong makasama namin kayo sa proyektong ito. And again, thank you so much po. See you again next Tuesday and every day, mga ka-faith. And please don't forget to like and share this video upang marami pa tayong maabot ng salita ng Diyos. Sa bawat umagang kay ganda, si Jesus ay ating kasama. Bye!